Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Para natatawa ako ng konti. I am not really sure kung itutuloy ba 'to yung laban na ito. Sana po suporta, mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kabagang kaablo. Hindi ko po talaga alam kung ano yung pwede kong itawag sa inyong lahat. Pero while watching this, tingnan natin kung saan po mag-i-end up ang usapang ito. Anyway, ako nga po pala si Marjan Ferrer from Palawan. Ayan. So, since nag-undergo po tayo ng quarantine, nag-come up po ako sa ganitong sitwasyon para para may mapagkaabalahan. So, with that, sana po, yun, supportahan po ninyo ako. Ayan. Para po sa ating mga kaibigan na nasa ating paligid. Okay. So, mapapansin niyo meron po akong hawak na band paper, which is scratch. Before po kasi ginawa ito, yung video na ito, humingi ako ng mga ilang katanungan sa mga tao, kaibigan, kapatid, katrabaho. At marami ang silang tinanong sa akin kung magsisimula daw ako bilang isang vlogger, ano daw po yung mga bagay-bagay na dapat kong gawin. At sa daming tanong na yon, ito po yung lima na napili ko. So, before ako magsimula, meron po ako ditong food. Actually, baka magutom ako habang nagsasalita. Kaya, ito po. Nag-prepare po talaga ako. Yan. Pansit canton po at saka egg. Sarap. Sarap. And of course, I have my pineapple juice. So, yun po. Hindi na po natin papatagalin. First question po tayo. Ang unang tanong po is, bakit ka nag-vlog? Bakit nga ba? Okay. The main purpose kung bakit po talaga ako nag-vlog, tulad ng iba, gusto ko rin makapagpasaya. Gusto ko rin syempre malaman nyo kung ano yung meron ako bilang isang tao at anong pinagkakaabalahan ko sa buhay. And of course, aside from that, yung pinaka-main point talaga, I really want to inspire others. Okay na? Okay, question number one. Ayan. So, next question. Wala ka bang pinagkakaabalahan sa buhay while you come up in this situation? Kung pinagkakaabalahan lang sa buhay, marami po. Ayan. Kung hindi nyo po na itatanong, I am teacher by profession. Yes, baka po nagulat na. Totoo po, teacher by profession. And the reason behind kung bakit naging teacher po ako, of course, this is my dream since then. I really want to inspire others. Because, you know, I really want also to uplift the quality of education na kung anong meron tayo, kung ano yung natutunan ko, para magkapakipakinabang yung mga kabataan na meron tayo ngayon sa ating bansa. Ayan. Wow, parang hirap naman ang sagot ko na yon. Pero totoo po yon. I love teaching. Okay. Kaya pinagkakabalahan ko ito. Ayan. Kaya nagkamawa ko sa tuition dahil na din nag-undergo tayo ng quarantine. Kaya sabi ko wala na siguro yung ibang time. Baka ito na yung oras na to. So, since nabanggit ko na yung quarantine, mag-iingat po tayong lahat. I love you. Question number two, done. So, proceed po tayo. Question number three. Ano yung content ng vlog mo, if ever? Ayan. So, parang medyo mahirap yung tanong. Kung sa content ng vlog, siguro wala naman po talaga akong specific na gagawin or ipapakita or sasabihin, ipapanood sa inyo. But then, siguro kung ano na lang yung normal na takbo ng buhay sa araw-araw bilang isang tao or bilang isang guro, malalaman niyo yun sa vlog ko. Ayan, kasi gusto ko rin talaga makapagpasaya ng ibang tao. Tingnan natin kung saan naabutin yung pag-vlog ko. Sana po, huwag po kayong mahiya, please. Sana po makapag-subscribe kayo kapag na-upload ko na yung video na to. Ayan, so, tapos na po tayo sa question number 3 about the content of my vlog. Ayan, sana po naintindihan ninyo. At sana po abangan ninyo dahil sasagot ko na about content. Okay, next, number 4 question. What is your expectation about being a vlogger? Ayan. Ito actually, isa sa pinakakatakutan kong sagutin. Kasi, maraming gusto maging vlogger. But then, hindi sila nagiging successful. Kasi,
Siyempre, yung followers, mahirap, ganun. Parang ang daming ano, negative na sinasabi. Pero ako siyempre, sabi nga nila, hindi ka pwedeng, hindi mo madadanas, mararanasan. Yung success kapag hindi ka nakapag-experience ng failure. So, ina-expect ko na din yan, pero sana tulungan niyo po ako na hindi ko ma-experience yung failure. Promise, gagalingan ko po talaga para sa inyo. Ayan, marami pong salamat. Okay, that is question number 4. Let's proceed with the question number 5. If ever, ano ang gusto mong itawag sa iyong mga subscribers? Wow, this sounds exciting. So, a while ago, before we proceed for the question number 1, nabanggit natin na kung ano yung itatawag ko sa inyo. Mahirap, no? Kaibigan, guys, friendship. Marami, naririnig ko rin sa mga ibang vlogger na iniidolo ko. Pero siguro, kayo na lang yung sumagot sa part na yan. Question number 5, na kung ano yung pwede kong itawag sa inyo. For more information, of course, just comment below kapag na-upload na po yung, ano na to, yung video na to, ha? Maraming salamat po. So, napag-usapan natin kanina na 5 tanong lang yung sasagutin. Merong isiningit dito. What? What the fuck? So, message to all the people. Ayan. Aside po siguro sa dapat makapag-subscribe kayo sa channel ko, gusto ko rin sabihin sa mga sitwasyon at pagkakataong ito na since nakakaranas po tayo ng hindi ganun, hindi magandang nangyayari sa ating bansa o sa mundo, gusto kong sabihin sa inyong lahat na mag-ingat po tayo. Maniwala po tayo kung sa ating gobyerno, kung ano yung gusto nilang iparating sa atin. Huwag po sana maging susi tayo ng mga negativities na nangyayari. Paniwalaan po natin sila. At syempre, siguro bilang isang tao, wala akong maitutulong pagdating sa financial. I am not rich tulad ng iba. Pero, just pray as always. Yun, manalangin tayo lagi. Through that, malaking tulong po yun para ma-lessen or mawala yung na-encounter natin sa kasalukuyan. Ayan. So, dahil sa COVID po na yan, maraming transaksyon, maraming establishment, maraming tao ang naapektuhan. So, maniwala na lang po tayo kay God. Maniwala po tayo sa Kanya. Because with Him, nothing is impossible. So yun, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna. Again, sana po right after editing this video at na-upload na, makapag-subscribe po kayo. Promise, para po sa inyo lahat ng gagawin ko. Ha? Again, I am willing to inspire you. Thank you so much!